Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Langit na ang kalungkutan ni Annalyn dahil hindi pa nito nakikita ni Annalyn ang kanyang ina na itong si Lynette, kung kaya't agad naman din itong nagpausisa itong si Annalyn kung paano umano nawawala ang kanyang ina, kung tama ba umano ang kanyang hinala na tinago umano ito ni Dr. Carlos, dahil natatakot umano si Dr. Carlos nang sabihin ni Annalyn ang katotohanan na hindi lang umano nito pinatay ni Dr. Carlos itong si Irene, ay totoo pala umano nitong asawa ni Dr. Carlos. Kung kaya't agad naman itong nagtatanong itong si Irene sa mga tauhan sa East Ridge Hospital kung nakita ba umano nila ang kaniyang nanay bago umano ito nawala. Kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Annalyn na tingnan sa CCTV camera, at dito kitang-kita nito ni Annalyn na masayahin pa ang kaniyang ina nakasama umano nito ng kanyang ina ang kanyang asawa na itong si Dr. Carlos. At dito nang makaalis na umano ang kanyang ina dahil nauna umano itong umalis sa kanyang asawa na itong si Dr. Tanyag, ay nasulyapan din nito ni Annalyn itong si Zoe. Nakausap rin umano nito ni Zoe itong si Dr. Tanyag, kung kaya't atman din itong pinuntahan ni Annalyn itong si Zoe sa Epix Medical Hospital. At nang makita na nito ni Annalyn itong si Zoe, ay agad nitong tinanong ni Annalyn si Zoe, at sinabihan nito ni Annalyn na sagutin umano nito ni Zoe kung saan umano itong si Dr. Carlos. Ngunit agad naman din itong nagsalita itong si Zoe na wala umano itong alam. Ngunit agad naman din itong pinagsabihan ni Annalyn na wag na umano itong magsisinungaling pa, dahil nakikita umano nito ni Annalyn sa CCTV camera na bago umano umalis ang kanyang ina, ay kinausap umano nito ni Annalyn itong si Dr. Carlos, at tila mayroon umano itong pinag-uusapan na seryoso, kung kaya't naghihinala itong si Annalyn na alam umano nito ni Zoe kung nasaan itong si Dr. Carlos at pati na ang kanyang ina. At dito gulat na gulat naman din itong si Zoe sa kanyang naririnig galing sa bibig ni Annalyn, dahil nakita pala umano nito ni Annalyn itong si Zoe at si Dr. Carlos na nag-uusap, at mabuti na lamang umano na hindi nito niyakap ni Zoe itong si Dr. Carlos, at hindi rin umano nito niyakap ni Dr. Carlos itong si Zoe, dahil lalo umano itong magdududa itong si Annalyn sa kanilang dalawa ng kanyang totoong ama. At dito agad naman din itong nakapag-isip-isip itong si Zoe, at sinabihan nito ni Zoe itong si Annalyn na huwag umano nitong hanapan ni Annalyn itong si Zoe, dahil hindi naman umano sila magkasama ni Dr. Carlos, at tinanong lang umano nito ni Zoe itong si Dr. Carlos, at wala naman umanong masama kapag nagtanong. Kung kaya't agad naman din itong sinagot ni Annalyn itong si Zoe na hindi umano siya naniniwala kung wala umano itong kinalaman si Zoe. Samantala, kita naman din ito ni Justin na kinausap nito ni Annalyn itong si Zoe, ay agad naman din itong pinagmamasdan ni Justin, at agad naman din itong nakapagsalita itong si Justin na pinakailangan umano nitong bantayan ni Justin itong si Zoe, dahil mayroon umano itong kakaibang kinikilos sa Epix Medical Hospital. Kung kaya't mag-isip-isip itong si Justin kung ano umano ang ugnayan ni Zoe at ni Dr. Carlos. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel